Welcome to my channel. Good afternoon, Melbs TV. Ang inyong lingkod. Tayo guys sa Laguna. So guys, update tayo ngayon dito sa casting yard ng Hyundai. So laki na naging progress dito sa casting yard nila. Meron na rin basketball court dito sa loob ng mismong casting yard nila. Malaki na ang naging development dito guys. Mula sa huli natin load na video. Malaki naging progress. So guys, yung mga tao ngayon na dahil nga Sabado, Saudi na yan, mag-uuwian sila. So ayan guys, uuwian sila. So tingnan naman natin yung ibang portion ng casting yard. Yung po rin yung mga dating nakatayo dyan na mga offices. Guys, dito sa portion na to, ayan guys, so mayroong pang mga workers na naiwan, so naglalagay sila ng rebar yan sa SOG. Tapos yung ano na pupusa na SOG. So guys, pa-like, pa-subscribe at pwede na rin ang notification bell para update kayo sa mga latest kong video na ina-upload. So ito naman guys, yung portion na access papuntang batching plant nila. Hyundai Dongga Joint Venture, ang nakuha nilang contract package ay contract package 4, 5, at 6. So ayan naman yung casting area nila. Nandyan yung mga metal box girder. Dyan na in-assemble at dyan pupuhusan yung mga yan. Thank you.
guys, nung nakaraang Webes pala, nandyan ang DOTR secretary o Jaime Bautista para tignan yung casting area na yan. So yun guys, yung casting area nila. Ang luwag yan. Yung binubuo yung mga cemental box na sinabi ko. Yung sa loob yan. So guys, sa kabilang portion naman na yan, isa ko pa rin ang casting area yan guys. So sabi ko nga malawak tong area na to at napakaluwag. So yun pa rin yung pinaka casting area guys. Ayan. So ongoing yung buhos dyan. Nakaroon ng concrete pouring ng ano na segmental box. Ay meron diyang ano tatawag na pumpcrete. Diyan din yung mixer truck. So, dahil nga may nangyayari concrete pouring. Diyan siya. Ako pa yan guys na casting area. So malawak to guys. Nasa 20 hectare to. Kung susumahin. So itong portion na to, dating nilagyan niya ng mga parts itong warehouse. So ngayon naging parking area nila. Ayan guys. So parking area. Tapos doon pa sa may portion na yun, tinatampakan din nila ng graba guys. Oh. Yung mga double gantry natin guys, ayun, nandun na sa dulo yung iba. So dito, matuwag na. So ayan guys, so kung estimate natin, marami itong ano na to, segmental box. So meron na tayong nakita. Ayan guys, so meron ng nabuo. Meron na silang nabuo dun guys, ayan o. Meron na silang nagawa, natapos na parang finished product nila. Ayan guys, ayan. Nakaka-excite ng project na to. Pinar NCR mula Kalamba hanggang Clark, Pampanga. So dating 4 na oras o 5, ngayon mayiging 2 oras na lang pagka sumakay ka rito sa semi-bullet train ng PNR na to. So napakalaking ginhawa nito at marami kang magiging oras para sa pamilya mo. Then nga pagka nag-travel ka by land, so expected mo na 5 hours onward yung magiging travel time mo. Pero kung dito ka sa ginagawang PNR NCR project, so napakabilis ang magiging oras na makauwi ka sa inyo. Sana magkaroon pa ng mga ganitong proyekto ng gobyerno para yung mga commuters natin na
hindi masyado na ipit sa mga traffic. Lalo na kahit saan ka magpunta ngayon, napaka-traffic. Eh na rin sa mabilis na pagdami ng mga sasakyan. So yung mga arsada naman, yung mga service road natin ay mga hindi nadadagdagan. Okay, so ilang kayong naka-update sa aking channel, Melch TV, ang inyong likod. At hanggang dito na lang po guys, at magandang hapon sa ating lahat.